welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga common mistakes na maaari nating maiwasan sa pag-aalaga ng mga snake plants natin para mas maging healthy pa yung mga snake plants natin. So iisa-isahin natin yan. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito dito po sa screen yung aming complete address. At bago tayo magsimula, konting update muna dun sa mga pinropagate natin na Sansevieria kung ano na ba yung mga nangyayari sa kanila. Unahin natin yung water propagation natin, eto sila. Nandun pa rin sa baso. So, eto, nakikita nyo naman, hindi pa siya puno ulit ng tubig. Hindi pa natin siya nasasalinan. And ipapakita natin, huhugutin natin siya. Ayan. So, makikita nyo na meron na siyang baby na snake plants na sumibol doon sa kinat natin na pa-V. Ayan. Maliit na maliit lamang siya. Hindi ko alam eh. Yung isa, hindi naman siya namamatay, hindi naman siya nalalanta, pero wala pang kahit na anong sibol. So, titingnan muna natin yung isang yan. So, meron talaga sigurong hindi tutuloy at meron pa rin tutuloy. So, ayan, tanggalin ko muna itong dalawang to. Tapos, bukod dyan sa dalawang yan, meron din tayo kasing pinropagate or kinuha na kasama na yung ugat. May kasama na siyang ugat talaga. At as you can see, ito, ipakita natin. Ayan, may sumibol na rin panibagong baby snake plants dito sa, baby snake plant dito sa, pinropagate natin na may kasamang laman. Ayan, yung kulay orange na yan. So, yan. So, yan, ipapakita ko naman yung difference yung dalawang ginawa natin. Ito, katulad na, ayan, para makita nyo yung pagkakaiba. So, ito yung pagkakaiba niya. Yung isa, kasama talaga to nung pinropagate natin. Ito, actually, pwede na itong rekta dahil may ugat naman yan. Pwede na yung rekta na soil. Mas gusto ko lang na inilalagay siya or meron ako na water propagation na snake plants. And ito yung naging silbe, ito yung naging bagong snake plant. Dito naman sa isa, makikita nyo naman na ito ay walang kahit na anong ugat na kasama. Kinat pa nga natin siya ng pa-V na ganyan at tsaka natin siya ibinabad sa tubig. Although magkasama sila ng pinagbabara na tubig at ayan may sumibol din na panibagong snake plant doon mismo sa portion na ginupit natin. Kaya yan, very successful to. Iintayin lang natin medyo lumaki bago natin ihiwalay dito sa sa snake plant na to na parang ginawa nating mother plant. And ayan, makikita nyo, kahit water propagation, ang ginawa natin talaga ng yellow or golden edge yung bagong baby na Sansevieria or snake plant. So, ganyan talaga yung mangyayari. Kakaroon talaga sila ng genetic mutation wherein bumabalik talaga sila dun sa color green lamang. Ito naman yung cuttings natin na soil propagation ang ginawa natin. So, dito, titingnan natin kung ano na ba yung progress na meron dito. So, makikita nyo, kapag ka talagang papatay yung mga kinatings nyo, hindi talaga minsan sila lahat tutuloy eh. Ito yung natuyo na kinat natin na Sansevieria. So, ganyan ang mangyayari. And ito actually, kanina ko lang siya dinilig na umaga. Kasi tuyong-tuyong-tuyo siya, pero silipin natin. And nakita ko na to kanina, and nakita ko, ayan o, medyo makapit na rin kasi siya talaga eh, yung ano niya. Tingnan natin, ha? Hugutin natin kung mahuhugot natin. So, nakikita nyo, hanggat hindi siya nagiging ganito, ibig sabihin lang, buhay yung propagation ninyo. Matuyo man yan ng konti, hanggat hindi, ayan o, kasi hindi mo siya mahuhugot basta-basta na. Pero kung nung itinanim mo yan, isang hugutan mo lang yan, na siya, sasama na kagad. So, ayan, makikita nyo na may sumisibol na siyang panibagong Sansevieria dito. So, ibig sabihin, yung propagation natin dito na cuttings ay successful din. Medyo natagalan lamang. Makikita nyo naman na ang haba na kagad ng ugat nitong baby na Sansevieria na yan. So, sa tingin ko, isa lang yung pakaya nating pasibulin sa isang ganito. Balik na natin siya dito. Silipin natin yung iba. Tingnan natin kung makukuha natin. Ito, wala. So, hindi lahat talaga ay magiging successful, pero meron at meron pa din na magiging successful. Yan. So, eto, dito naman siya sumibol sa kabila. Makikita nyo yung mga ugat na yan, oh. Di ba?
isa lang din yung simbol talaga dito. So, balik natin. Ayan. Medyo matagal. Pero, yan. Hayaan nyo lang na nakaganyan. Tapos, yan. Ito nga, actually, naging dry siya ng sobra eh. Talagang tuyong-tuyo siya nung nakita ko. Nakaligtaan ko kasi siya. Pero, ayan. Kita nyo naman, hindi rin siya ganun kaselan. So, ayan. Successful pa rin yung propagation natin pagdating dito sa mga Sansevieria na cuttings natin. At ayan, pagkatapos natin sa may pakita yung ating mga propagation, yung ating progress pagdating sa propagation. So, isa-isahin natin yung mga common mistakes na maaari nating nagagawa sa pag-aalaga ng Sansevieria. Although, alam naman natin na ang Sansevieria or ang mga snake plants ay isa sa pinaka-aling alagaan na halaman. Pero gayon pa man, kung mas gusto natin na mas mapabilis yung pagkakaroon ng suloy, ng babies at pagkapal at paglago ng mga snake plants natin, ay ito yung ating mga dapat iwasan naman. Unahin na natin dito yung propagation. So, dun sa propagation, ang kailangan lang nating tandaan. Pagdating dito sa propagation, katulad nun, meron din tayong videos regarding dito, may mga effective ways tayo, ilan yung paraan na ipinakita ko sa inyo para ma-propagate natin yung snake plants ay yung water propagation at saka yung soil propagation na through cuttings. So yan, lahat yan ay effective as makikita nyo naman doon sa resulta na ginawa natin. So meron din tayo, pwede rin natin gawin yung root division, which is yun yung pinaka-successful kasi yun, walang or ang chance na mabuhay, almost 100% talaga yung chance na mabuhay yung snake plants kung siya ay meron ng ugat at iro-root divide lang natin siya. Pinaka parang mistake lang na maaaring mangyari pagdating sa propagation ay kapag tayong cuttings na. So pagdating dito kasi sa cuttings, hindi mo pwedeng mapaligtad yung pagkakagupit. Kung alin yung bottom, yun talaga lagi yung ilalagay natin sa, no, sa lalo na kapag cuttings na katulad nung sa soil propagation ang ginawa natin, na puro cuttings, hindi yun pwedeng mabaligtad. Kasi kapag ka nabaligtad mo yun, hindi siya sisibol. Kung ano yung bottom part, yun yung laging, syempre, yun yung laging nandun sa soil. So, yun lang yung laging yung tatandaan. At kung halimbawa man, kukuha kayo ng cuttings or gagawa kayo ng cuttings, magugupit-gupit kayo ng mga snake plants ninyo, mas maganda kung halimbawa, isasagad nyo na or isang buong dahon na yung kukunin nyo. Huwag kayong gugupit sa bandang gitna o kaya hindi nyo palalahatin. Kasi unang-una, papangiting na yung mga snake plants ninyo at kitang-kita kagad na may nabawas or may naputol na bahagi ng snake plants doon sa ano nyo, sa pinagkuhanan ninyo. Katulad ng nangyari dito, ayan. Pagka masyadong mababaw yung pagkat natin, hindi na naman yan magkakaroon or hindi na yan sisibol ulit. Hindi na siya hahaba ulit. Ganyan na yan. Kung magkaroon man yan ng panibagong dahon, bago na talaga, bagong dahon na at hindi na dito. So nakita nyo na tuyo na yung pinaka-portion kung saan ginupit yung snake plants na kinuha natin. Much better kung halimbawa, isasagad nyo na hanggang pinakadulo para hindi siya halata kung meron man tayong kinuha para sa propagation natin. Pero other than that, kasi yung root division naman, wala naman problema dyan. Kasi yung root division naman, tatanggalin mo talaga siya sa pot, kukunin mo siya, so hindi makikita yon dahil eventually, lalagyan mo ulit siya ng soil eh. Kung halimbawa naman po, eto ba, nagiging problema nyo din sa mga snake plants ninyo, nagbe-bend yung dahon ng inyong mga snake plants at hindi nyo alam kung bakit. Merong 3 reasons behind that na maaaring isa doon sa mga reasons sa yon yung kung bakit sila nagbe-bend. Una na dyan yung uneven exposure to sunlight. So katulad itong snake plant namin, kaya siya nagbe-bend, makikita nyo or manonotice nyo na itong part na to medyo madilim at pagkatapos nakaano pa siya sa wall. Nakadikit talaga siya sa wall. So hindi kasi siya namumove or hindi siya naro-rotate. Kaya ang nangyayari, hindi nga even yung nakukuhang sunlight nitong mga snake plants na to. Kaya maaaring ang nangyayari dyan, syempre yung mga nagkukulang sa sunlight, sila yung humahanap ng spot or space na kung saan makakakuha sila ng mas maraming liwanag. Pangalawang factor dyan, kung halimbawa even naman yung sunlight na nakukuha ng ating snake plants pero nagbe-bend pa rin, maaaring masyado ng malataas or malalaki yung mga dahon nito na hindi na kayang isupport ng mismong puno yung laki at lapad ng dahon ng snake plants, lalo na yung talagang pa-upright yung position niya. Kapag ka medyo mabigat na or may kabigatan na yung dahon, medyo nagbe-bend talaga siya kasi hindi niya na nga kayang isupport yung sarili niya. Atlo naman dyan ay maaaring yung improper watering. Maaaring sumusobra tayo sa pagdidilig sa kanila. Kaya ang nangyayari, lumalambot yung portion na yan dahil yan namang mga Sansevieria or yung mga snake plants ay kung
kung pipisilin nyo or kung kakapainin nyo, medyo makapal yung dahon niya, which is punong-puno yan ng ano ng tubig, nakakapag-keep sila ng maraming tubig, kaya kapag too much talaga yung watering, hindi naman sila agad-agad then nagsasuffer sa root rot dahil matibay itong mga snake plants na to. Yun nga lang, yun yung isang factor na maaaring makaapekto kung bakit hindi nagkakaroon ng upright positioning yung mga snake plants ninyo. Sunod sa ating listahan ng common mistake or top mistake sa pag-aalaga nito ay yung paglalagay or yung repotting na tinatawag. Ang mga snake plants kasi, isa yan sa mga varieties ng halaman na may pagka-aggressive at saka invasive. Hindi sila sisibol kung saan nandun yung mother plant. Minsan, yun yung katulad nun, mga isang ruler o kaya mga 2 feet, kayang-kaya nilang doon makapagpasibol ng panibagong baby na snake plant. So, yan kasi, hindi sila katulad ng ibang halaman, katulad ng mga aglo, na kung nasan yung pinakapuno ng mga aglo, doon lang sisibol malapit sa kanya yung susunod na panibagong puno palabas doon sa soil. Ang mga snake plants kasi, gumagapang yan sa ilalim. At kaya kung magre-repot kayo ng snake plants ninyo, kung halimbawa hindi nyo gusto yung pinaglalagyan ng snake plants ninyo nung nabili nyo siya, mas maganda kung ilalagay nyo siya sa mga ceramic pot or kaya naman ay terracotta or yung mga clay pots o kaya yung mga plastic pots na medyo matitibay at makakapal. Yung bibili ng mga plastic pots na medyo manipis kasi kayang-kaya niya pa ding sirain yun. Yun kasi yung isang mangyayari dyan, sayang yung pagre-repot natin kung halimbawa masisira lang din kinalaunan dahil dun sa mga bagong sibol na snake plants. So, yun yung reason kung bakit hindi tayo gumagamit ng nursery bag at saka ng maninipis na plastic pagka nagre-repot tayo. Kaya kung halimbawa, mahilig kayo na bumili ng kasi may mga pagkakataon tayo na bibili tayo ng halaman, hindi na natin, lilinisin lang natin or pupunasan na lang natin yung nursery bag, tapos ilalagay natin sila sa, ipapatong natin sila sa planter basket, hindi na kasi kita yung nursery bag. Pagka ganun. So, pagdating dito sa snake plants, hindi siya advisable kasi kinalaunan, pagka hindi nyo kagad na agapan, maaaring sirain niya yung mga nursery bag or yung mga plastic na pot na maninipis. Kaya ako, para iwas sa repot ulit sa napanibago, mas maganda kung yun ang mga matitibay, matitigas talaga na pots ang gagamitin natin sa kanila. At saka minsan, nakakaligtaan din natin kasi sila na i-repot. Minsan kasi pagka medyo makipot na or hindi na masyadong or masyado nang masikip yung paso para sa kanila, hindi na rin sila mag-grow talaga ng sobra dahil nga parang naru-root bound na sila And yun yung kailangan. Kung halimbawa gusto yung mas dumami yung suloy, mas kumapal at mas gumanda mga snake plants ninyo, is may siulang pa ng mga panibagong baby na snake plants. Katulad nitong isang to, di ba? Ayan, makikita ninyo dito sa ano natin, sa ito ay nirepot natin, pinakapal natin ng mga snake plants. Ito ay color green na snake plants, pero as you can see, ang lumabas sa kanya na variety na bagong napasibol ay moonshine naman. Kulay silver, so nawala na rin pati yung patterns na color green. So ito, hindi ko talaga alam kung ano yung nangyayari dito sa halaman na to, kung bakit nagkakaroon sila ng genetic mutation. Ito, ano siya ha? Hindi natin siya pinropagate. Hindi ito galing sa leaf cutting, kundi yung bagong sibol talaga sa kanila. Na mismong dito sa mga snake plants na to, ay ito, kung moonshine na tinatawag. Susunod naman sa ating list, syempre, yung underwaterings. Like yung halimbawa, nakabilad talaga sa araw yung mga snake plants na alaga natin. Ang snake plants, actually, kayang-kaya niya, napaka-flexible din ang halaman na to. Ilagay mo siya sa no sunlight at all, walang problema. Sa mga darkest corner of your house, walang problema. Ilagay mo siya sa labas, maghapon siyang nakabilid sa araw, walang problema. Dito papasok yung watering na sinasabi natin. Kasi pagka hindi enough yung water na ginagamit natin or idinidinig natin sa kanila or nakukuha nila, lalo na at nakabilad sila, sa arawan, sa initan, pagkatapos ay summer pa, maaari pa rin talagang masira or masunog yung dahon, lalong-lalo na yung mga edges ng snake plants kapag hindi enough yung amount of water na nare-receive nila. Kaya make sure na kung halimbawa mga 8 hours nakabilad ang inyong mga snake plants sa labas, ay nadidiligan sila at araw-araw. Kasi lalo na pag summer, maliban na lang kung halimbawa umuulan, yan, pwede tayong hindi magdilig niyan. Kasi ang tag-ulan, almost every afternoon na ulan dito sa amin. So yan, yung mga factor na yan, okay lang yan, walang problema dyan. Kasi
enough yung tubig. Alangan naman, bagong ulan, basa pa yung soil. Magdidilig pa tayo, di ba? Pero kapag ka, halimbawa, napapansin nyo na nasusunog or nasisira yung mga snake plants ninyo, pwede nyo naman siyang ilagay doon sa part or portion ng bahay ninyo na hindi nasisinaga ng araw. Kasi magta-thrive at magta-thrive pa din naman sila. Alang minsan talaga, kapag ka nakaligtaan nating diligin, yung sobrang init, too much pa rin talaga yung sa dahon ng mga snake plants. Kapag ka nasunog yung mga dahon na yan, hindi na natin maibabalik yung mga natuyo na edges ng mga snake plants na yan. Kaya yun yung kailangan nating iwasan. E ang mga snake plants naman, unlike ng aglo, madaling makapagpatalbos o makapagpasibol ng panibagong dahon. Pero ang snake plants kasi, iintayin mo pang humaba yung panibago niyang baby para madagdagan yung kapal o magkaroon ka ng panibagong dahon. Itong dalawang to talagang lagi silang magkasama eh. Kung meron kang overwatering at underwatering, meron ka rin talagang too much sunlight o kaya naman ay enough sunlight. Kung halimbawa gusto mong pagandahin ang snake plants mo, oo, gaganda sila or mabubuhay sila kahit nasa madilim na part ng bahay natin. Pero kung nababagal, syempre, kapag kaganyan, may consequence yan. Kapag halimbawa hindi enough yung amount of light na nare-receive nila, don't expect na yung snake plants mo ay makakapag-thrive or mabilis na lalago. So kung gusto mong mapakapal, maparami ang suloy ng snake plants mo, ilagay mo siya sa spot or sa isang area kung saan nakukuha nila yung gusto nilang environment at yung tamang liwanag na kailangan nila. And yung too much naman, syempre, minsan nakakasama din, lalo na nga, kaya nga sabi ko, lagi silang magkasama, lalo na kung halimbawa, mag-underwater kayo tapos nakabilad nga siya sa araw, so maaari talagang masunog. Although, isa talagang snake plants sa pinakamatibay na halaman na kilala ko at na napatunayan natin. Kung gusto mo na mapanatiling healthy yung mga snake plants mo at walang kahit na anong sira, ito yung mga dapat mong i-avoid. Yung mga bagay na yan, yung too much sunlight, tapos underwatering, tapos overwatering. Ang overwatering, napakasama rin yan, lalong-lalo na kapag ka naandun siya sa mga medyo madidilim na lugar. Dahil dyan mo mapapansin na unti-unting lumalambot yung snake plants mo, tapos parang yung lasak, kung tawagin. Or yung talagang nababalatan siya, tapos para nagiging jelly siya. Sabihin niya, nagsasuffer na yung snake plants mo sa overwatering or worse, baka nagsasuffer na yan sa root rot. Kaya kapag ka nasa madilim na lugar or nasa isang spot na hindi masyadong natatamaan ng liwanag, huwag tayo masyadong magdidilig ng mga snake plants natin. Dahil katulad nga ng sinabi ko, sila naman ay kaya nilang mag-keep ng tubig sa sarili nila. Kaya nakakatagal sila. Mga drought tolerant itong mga snake plants na to. Katulad nito, ayan. Ito ay, couple of months na, 3 yata or 4 months na siyang nakababad sa tubig. Kung ganito lang din naman, tapos na sa tamang liwanag. Ayan, nagtatrive at nagtatrive naman itong ating mga snake plants na to. So, yun lamang po. And I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.